By the end of his career, he could be the best ever. Yan nga ang matinding papuri na nakuha ni Luka Doncic mula nga kay Goran Dragic. At I agree mga idol na may potential talaga itong si Luka Doncic na maging the greatest player of all time. Ngayon pa lang mga idol ay grabe na nga ang kanyang mga achievements, breaking historic records left and right, improving every year mga idol, at ang maganda niyan, improving din ang kanyang team sa playoffs. The last 2 years ay panay hanggang first round lang sila, pero netong nakaraan ay umabot na sila sa Western Conference Finals. At eto nga si Luka ay may qualities nga ng pagiging the next GOAT. Pero sa ngayon mga idol, sa kanyang batang karir ay nowhere near itong si Luka Doncic sa ganyang title na yan. Very talented na player siya, oo mga idol. Pero maybe after 12 to 15 years ay mapag-uusapan na nga itong combo na ito. Magkakaroon na siguro ng debate, si Luka Doncic ba ang the greatest player of all time? Pero in order nga na mangyari yan, magkaroon ng ganyang conversation, ay kinakailangan ni Luka na manalo ng mga MVPs and definitely championships. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang ating next balita na patungkol nga kay Kyrie Irving, kay Stephen A. Smith. Dahil sinabi niya nga, "I got Kyrie Irving as one of my top league MVP candidates. Everybody better brace themselves. This brother is gonna put on a show." At kung mangyayari nga ito ay dapat maglaro itong si Kyrie Irving ng minimum na 58 games dahil yan nga ang requirement para maging MVP. Pero ang matinding tanong dyan ay willing ba itong si Kyrie Irving na maglaro ng ganun kadami games? Committed na ba siya mga idol at hindi na lang siya mawawala basta-basta? Dati kasi ay he is playing 60 to 70 games per season. Pero netong mga nakaraan mga idol ay halos under 50 games na lamang itong nilalaro ni Kyrie. Kaya nga ngayon ay abangan natin kung magka-come true ba ito nga ang pangarap ni Stephen A. Smith na itong si Kyrie Irving manalo ng MVP award. Pero para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan naman natin itong si Dennis Schroeder pati na rin ng Los Angeles Lakers. Ayon sa Bleacher Report, Lakers could reunite with Dennis Schroeder depending on how the rest of the roster develops. Tagdag pa sa report, the team could also experiment with sophomore guard Austin Reeves at this point. Still a free agent pa kasi itong si Schroeder mga idol, pero naglalaro nga siya ng maganda sa FIBA, attracting a lot of attention ng mga NBA teams, nagkakaroon na nga ng interest sa kanya. Magandang mapunta ito nga si Dennis Schroeder sa Lakers mga idol kung willing nga siya maging off the bench, willing nga siya na maging six man muli. Pero ang malaking problema kasi dyan mga idol ay mai-stack na nga ang guard position na ito nga ang Lakers team. Nandiyan na si Russ, si Beverly, si Reeves, tapos dagdag pa si Schroeder. For sure, makakatulong nga siya mga idol itong si Schroeder sa team ng Lakers at fit pa nga rin siya kay LeBron at kay AD. Pero sa ngayon nga ay parang medyo malabo na itong si Schroeder ay pumunta pa sa Lakers matapos nga nakuha ni nila itong si Patrick Beverly.